Hello guys, Benji Palaruan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Maraming nagtatanong sa akin, ano yung proseso o ano yung mga dapat na bayaran bago mag-turn over yung property? Okay, so mga nanonood doon, kala nila, ano yung turnover? Ito yung nakapagbayad ng down payment, nakapag-approve ka na sa banko at ayos na yung property. So gusto mo nang lumipat, di ba, sa property yun. May mga dapat pa rin ayusin na mga requirements bago lumipat. Okay? Okay guys, before I give those details about yung mga requirement na yun, huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel, i-press ang bell button para magkaroon kayo ng mga updates sa akin mga video. And huwag rin nyo kalimutan i-follow nyo ako sa official Instagram account ko. Kung may mga tanong kayo, you can communicate to my Instagram account or to my official Facebook account. So, kung gusto nyo talagang malaman to, so let's work on the details. So guys, manood at matuto. Maraming gusto magkaroon ng bahay or sariling real estate property. And alam ko, mostly yung nakabili na, excited na lumipat dun sa kanilang biniling property sa kanilang dream home, di ba? But you need to work on these requirements before kayo mag-turn over. Okay. Guys, alam ko gusto nyo talagang lumipat na. Alam natin na gusto nyo talagang lumipat na dun sa piliin yung property. And excited na kayo na magkaroon ng sariling privacy, sariling yung place, or talagang mag-sign nyo yung sariling yung dream home. And before kayo lumipat, dapat using nyo yung mga dapat na bayarin bago kayo mag-turn over. So, ito yung mga sumusunod na kailangan nyong gawin. Okay? Remember guys, depende ito sa developer. Yung mga proseso sila na dapat sundin, mga requirements na dapat kunin or bayaran. Okay? So, ito naman ay just give you some guidance about those things. Okay? So, ito na. Una is sign and notarize your deed of absolute sale or contract. Okay. Marami tayong mga papel na dapat pinahan, like yung reservation, CES, at saka deed of absolute sale. Ano ba yung deed of absolute sale? Ang deed of absolute sale ay importante ito, lalo-lalo na sa ownership ng property. Ito yung kontrata na nagsasabing bayad ka na doon sa total contract price ng property. Okay? At kailangan mo itong pirmahan at panotarize. Okay, saan magagaling deed of absolute sale? Ganito sa developer or sa seller. So, kung karoon na kayo ng letter of guarantee o letter LOI or letter of guarantee of the bank or pag-ibig, bibigay developer yun or seller na ibig sabihin na approve ng loan na bayaran ng banko yung developer. So, bibigyan kayo ng deed of absolute sale. Yung deed of absolute sale ang kailangan yung pirahan at panotarize. Okay? Iba proseso kung OFW kasi kailangan ng attorney in fact para doon. But I have another video for that, for OFW. And I will discuss it for you in another video. Okay, important yan. So, you have check, sign nyo ang yung mga condition doon sa deed of absolute sale. Kaya kailangan yan sa transfer of title in the future. Okay guys? So, medyo legal yung mga sasabi kong mga legal term. You can Google it out para maintindihan nyo. Okay, Google is your best friend. Maraming details kung gusto nyo na maintindihan nyo about contact. Okay? Saka, is your responsibility to read the contract. Okay, next. Pay the transfer title and miscellaneous fee. Okay. Guys, importante pa rin yung transfer title. Sometimes, ilalagay na ni developer yung tinatawag na transfer title miscellaneous fee. Ano yung mga miscellaneous fee niya? Siyempre, mga document tax, some pala, document stamp, transfer title, administrative processing. So, andun yung mga kailangan bayaran. Sometimes, ini-intact na yun doon sa total contract price. But yung iba naman talaga nakahiwalay para meron kayo at yung tinatawag na bank fees kung banko ang ginamit, no? Sa pag-ibig, may certain fees sila na kailangan bayaran rin. Kaya sometimes, sinasabi hidden fees. Sinasabi na hidden fees or secret fee. Kung nagugulat lang kayo na, oh, bakit may secret fee kami? Meron hidden charges na sinasabi. No, it's not hidden charges. Ito ay pagbayad sa transfer of title.
assassin's miscellaneous fees na sinasabi ko a while ago na sinabi sa inyo. Kaya nga ho, dapat kung nagtatanong kayo, ito rin ba yung babayaran ko? Iba kasi yung total contract price, iba rin yung miscellaneous fee. Yun. Iba yung total contract price ng property, iba rin yung miscellaneous fees at sa yung taxes na kailangan yung bayaran. So, dapat very detailed kayo dyan. At magtanong kayo kung magkano. Meron kasi kung hindi nyo alam eh, tapos magugulat lang kayo, di ba? Minsan napapagalitan nyo yung, ano, yung developer o yung ahente, ba? Hindi mo nag-explain to. And for the side of ahente, dapat nyo iset yung expectation ng customer nino, ng client ninyo. Sir, kailangan nyo bayaran to, kailangan nyo bago mag-turnover. Kasi kung hindi ito nabayaran, hindi mag-turn, hindi magpa-process yung turnover fee, no? Yung turnover ng property, ma-hold kayo. At, siyempre, mahihirap pa kayo in the end sa proseso. So, bayaran yung mga sari, transfer of title, taxes, and miscellaneous fee na nakatukoy doon. Pwede rin naman kayong tanong, ano ba ito? Ano ba ito miscellaneous fee na ito? So, isasad naman ni developer yon ano yung proseso. Okay? Yan ang dapat nyong i-check. And next is, pay electric and water connection fee. Sometimes naman ito, yung pag-pay ng connection fee, sometimes, ano yan, promo sa mga developer, nakapag-reserve ka na maaga, nakapag-dominate ka na malaki, minsan yung promo yung free connection fee. O, malaking bagay yan, ha? Kasi sometimes, worth 8,000 yan, sa mga 7,000 to 8,000 pesos yung electric sa water connection. I-libre ng developer sale dahil kasi promo nila. If there's a promo and you want to buy, hanap nyo yung kakakit na property para sa inyo sa requirement ninyo or sa gusto nyong property, grab it para hindi kayo magbayad ng additional fee for electrical and connection fee. Medyo makakasig kayo kahit pa ng mga 10,000 pesos, mga ganun. Kaso depende pa rin yung kanilang connection sa fee dun sa developer and sa location ng property and ano yung style ng property, kung high-end ba siya or mid-class or talagang nasa pangmasa na property. May ganun, may ibang fee. So, it depends pa rin yung computation. There's no standard computation on this. Only the developer will give you the total fee. Next is yung final check or inspection to your house or condo. Guys, alam ko, isa rin na kayo lumipat at marami rin tatang sa akin na client, especially na yung contract on Mama Day, ng turnover, kailan yung inspection, kailan yung nito, kailan yung kailangan ko na kasi inspection kasi nabayaran ko naman na sa'yo, gusto ko na lumipat. I understand what you feel. Understand ko yung mga na yung excitement nyo. Guys, remember, developer pa rin ang magsasabi sa'yo, ready na yung property, ready po yung property. Ready na po yung bahay nyo, okay na po yung bahay nyo, pwede nyo puntahan for inspection. Kasi yung iba kasi, hindi na-understand na may proseso pa rin si developer bago i-turn over yung property. May mga government certification dapat pagdaan ng developer bago i-turn over sa kliyente nila ang property. Kaya ano yung master certification? Kung magayang, halimbawa, master certificate of occupancy na kailangan ma-approve ng sa City Hall kasi bago yung bigyan ng certificate of occupancy, dapat livable na yung bahay, yung subdivision. Safe siya. May kuryente ba siya? May tubig na ba? Mga ganon. Mga ganon bang bagay? Maayos ba ito? Kasi inspect pa rin ang government yan. So, before i-turn over yung property sa customer nila. So, it takes time to turn over a property. Marami kasi so. So, sa yung mga clients, alam ko, gusto nyo nang lumipat, gusto nyo nang magkawin na talaga ng sariling bahay ninyo, you need to be patient sa pag-transfer. Let's say, it takes time and half processes. So, the final check naman, you need time to do the final check inspection. Kasi, ang importante dito ay, i-check mo yung property, right? So, i-check nga, para ka dyang accountant. I-check na lahat, yung mga cracks, yung mga leak ng mga faucets, hindi gumagana mga toilet, crack na bowl, ayun. Yung mga paint na may mga unang na paint, mga crack paint, mga buhong paint sa mga pader ng bahay o sa condominium, yun. So, maging meticuloso kayo. Kasi, bakit sinasabi yan? Kasi, yun na yung final inspection nyo. Kasi, ibibigay na sa inyo yung property. Kung pumirma ka na ng okay na yung, kasi bibigyan ka na slip ng engineer o yung turnover team, tinatawag nila.
Hindi, okay pa ba yung property sa inyo, yung bahay? Kasi ibibigay na namin sa inyo to, hindi na mag-aantel. Kasi kung pinirmahan nyo yan, tapos hindi makita yung mga sira-sira, mga crack, o yung mga hulang-kulang nila, siyempre, hindi naman perfecto yung developer. Minsan nagkakamali din yung mga gumagawa, or hindi satisfy yung gawa nila, maaari kang hindi pinirmahan yan. At pinpoint yung mga nakita nyo na, oh, kasi daw, may crack dito. Yung paint, kulang. Bubble yung paint, di sa airing to. Sira yung handle ng pintuan. Ayun. Sira rin yung tiles rack. So, mga ganun bang bagay. Kasi syempre, bahay nyo yun. At saka, ikaw na nag-invest nyo sa bahay. Dapat check mo lahat kung maayos. Di ba? Pagka-turnover, kasi any matira dyan, at na-turnover sa'yo, wala ka ng habit sa developer. Maaaring may warranty na natatawag nila sa one-year warranty na sabi nila sa mga fixtures, yung karamihan. Kung ano yung nasira doon, hindi man niya ayaw yung developer. Yun lang yung one-year lang. Yun naman yung patata, mostly. So, final check or inspections is important. Make it have time. Kahit isang buong araw ka doon, kalahating araw ka doon, check mo yung bahay niyo before kayo pumirma. Kasi kung pumirma na kayo, wala na to. Hindi na iayos ni developer ko. Any damages na nangyari sa bahay. Okay? Basta na try problems na. And, reschedule na kayong pag-ipat ng bahay. Kung may mga improvements man na gusto nyo sa bahay, meron tayong process doon. I have a video about mag-extend ka ng bakod, mag-palit ka ng tiles, or magano ka, ibang proseso yun dahil kasi merong pinipirmahan at mga papel na dapat ipasa yung mga requisyon. Okay? Pag-ipat naman, may schedule naman yun, tapos i-brief naman ng developer, ito yung mga rules and regulations. Yun. And nakakaligid ka nga sa bahay niyo. At or sa condominium. Okay? Necessary. Ninyong bahay niyo. So, yun lang yung proseso. Kung ano, make it have time talaga din sa final check. At magtanong kayo ang mga policies at sa mga rules and regulations na property on the community. Kasi importante kasi alam nyo talaga yung rules and regulations din. Okay? So, yan lang yung mga dapat nyong bayaran o ayusin para kapag-turnover sa property. Okay? Salamat sa inyo at nanonood kayo sa video na ito. And thank you very much. So, before I end this video, huwag naman yung kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Press ang bell button para magkaroon ng update sa aking video or sa aking real estate tips. Kung mayroon mang kayo tanong about real estates and other like business, you can comment below. I encourage you to comment below to my videos so I can answer you the most appropriate answer that I could. So please do comment on the video kung may mga tanong kayo. And if you need some real estate assistance and services, we offer services on real estate like transfer title or some taxes na kailangan ayusin, and we can work on that proposal. And if you want to have a house of your own or a condominium or a property, you can contact me on the number on the description. So guys, yun lang ang aking video for today. Thank you very much. See you to another video. So guys, bye. Thank you so much for watching. See you again on my next video.